Have a great day, everyone. I'm Sir Paul, your National Tibet Trainer for the qualification of Computer System Servicing and C2. So, let's start! Okay guys, so welcome again. Our topic for this day, ituturo ko naman sa inyo is all about for the qualification of Computer System Servicing and C2 para sa conducting ng national assessment at ng ating training. Ang unang i-perform natin ay ang COC1. Yun ang install and configure computer system. So, what is we're gonna to do is to perform on how to format a computer using a server 2016. Let's begin. Click lang po natin gamit ang VMware or virtual machine. What is we're gonna to do to click the create a new virtual machine. Nakaselect lang po sa typical o pwede rin namang custom. So, what we're gonna to do is to select the first bullet, typical, click the next button, and then I will choose and select the third radio button. I will install the operating system later. Ina-next lang po natin. So, click next button. And then, nakaselect po tayo under the guest operating system. Nakaselect lang po tayo sa first radio button, which is the Microsoft Windows. At under version, hahanapin at pipiliin po natin ang Windows Server 2016. Ito po siya. So, here guys, we have a different and many version of Windows. And also, meron din pong Linux dyan, VMware ESX, and other. So, however, let's focus on the Microsoft Windows and let's select the Windows Server 2016. Select po natin yan. And then, click natin ang next button below on the lever portion. And then, from virtual machine, okay na po siya. Pwede natin yung i-label. Pwede natin palitan. However, hahayaan na lang natin na kaganyan po siya. Well, gonna to do is to click the next button. And then here, mag-create po siya ng kanyang storage devices. Kaya nga po, kukuha siya ng capacity size sa pinaka-main internal ng ating computer or laptop. However, by default, hahayaan po natin nag-preserve siya o nag-reserve siya ng 60,000 equivalent for 60 gigabyte. Well, gonna to do is to select only the next button. Afterward, we're gonna to click the finish button. Therefore, it's done. Itutuloy na po natin. Para sa continuation, isa-select po natin or double-click the CD-DVD SATA. Pagka-double-click, here, under the connection, may makikita po tayong dalawang radio button. Let's select the second radio button. Use ISO image file. Pagka-select po niyan, mayroon po tayong makikita dyan browse button. Click the browse button. And then afterward, let's gonna browse and find the ISO version for server 2016. Ito po siya. Pagka na-select na po natin, click open button, and then, click OK button on the lower portion. Afterward guys, isimulan na po natin ang pag-i-install gamit ang VMware Workstation. Let's click the power on this virtual machine. Yung meron pong play button na color green, pwede rin naman po sa ibabaw. However, let's click it. Pagka select po natin yan, magko-continuation na po siya. So, press enter any key. Enter lang po tayo. Para ma-release nyo po yung cursor ng mouse, if ever po na nahihirapan po kayo dyan, may makikita po kayo sa bandang ibaba, press control and alt button. So, we're gonna to click the control and alt button on our keyboard. Pag kinindot ko po yan, yan, makakalabas po yung cursor ng ating mouse. Makikita po natin sa baba dito yung message, no? Pero kapag kinilit po natin yung loob ng VMware, automatic papasok po yung cursor ng mouse dito. Meaning to say, dito tayo nagko-configure. However, for the continuation, ikiklik na po natin yung next button for the Windows Server 2016 and then click install now. Setup is starting. So, dito guys, pwede po natin i-perform Windows Server 2012, Server 2016, at syempre yung pinaka-latest Server 2019 na siyang ginagamit ngayon sa procedure ng ating Computer System Servicing NC2. So, nakaselect lang po siya sa itaas, yung una-una, Windows Server 2016 Standard STD. So, meaning, what we're gonna to do is to click the next button on the lower right portion. Next button. And then, this is what we called. Ano po bang tawag dito? Ito yung importante na dapat binabasa po na natin, yung license term. This is between to you, the user, and the owner, the Windows or the Microsoft company. This is what we call the MOA. Pag sinabi natin MOA, the Memorandum of Agreement. So let's check, di I accept the license term? And then, click the next button on the lower right portion. Here, we're gonna to select the second, the custom. Install Windows Only Advanced.
Select po natin yung pangalawa. And now, our topic is to create a partition. We're gonna to do is to create a two partition only. On the drive zero allocated space, nakaselect lang po yan. At ang total size ay 60 GB. And then, i-click po natin yung new on the lower portion, the text word or the text box. Pagka-select ng new, here under size, inside of this text box, i-adjust po natin yan. Meaning, yung 60 GB, hahatiin po natin at tatapyasan po natin. We're gonna create a two partition only. So meaning, 60 GB, ang ilalagay ko na lang po dito is, for example, 10 GB or 10 GB. 1, 2, 3. Always remember, wag po tayo malilito at magkakamali, observe the digit na. So just highlight it, mapapansin nyo po, 30 digit for the 1,000. Okay, now kapag nalagay na po natin yung 10,000, select the apply button. Remember guys, it depends to you on how to create a partition. At the same time, nakadepende rin po yan sa procedure na pinapagawa sa inyo. No? Sometimes balang, sometimes mas malaki isang partition, sometimes may ganito. However, pagka-select po natin yon, if you observe guys, ito po yung nagawa na natin. Meaning, ito po yung 10 GB. After po natin ma-perform, we're gonna to do is to select the drive 0, partition 1, and then click the format. Bakit po natin i-format? Para linisin po natin yung partition drive na loob. Sometimes marami po nagkakamali dito when it comes in formatting. Nakakalimutan po nilang gawin to. Na? So pagka-select ko ng format, may mag-appear na window setup. I'll gonna read, this partition might contain important files or application from your computer manufacturer. If you format this partition, any data is stored on it will be lost. So this is our first time to do this. So all gonna to do is to click OK. If ever naman ayaw, you can perform the cancel. However, let's proceed to OK button. After po nun, ganun din po yung gagawin natin sa drive allocated. So yung allocated space. But if you observe guys, hindi po natin makiklik yung format at delete. Compare, babalikan ko kay partition 1, nakiklik natin. So let's go back to the second partition, which is the drive allocated. Pag sinabi natin, allocated space, meaning hindi nakikita or hindi matagpuan. Meaning, ito po yung partition kanina na isang buong 60 gig. Well, gonna to do is to select new. Pag kinilik po natin yung new, ikiklik lang po natin yung apply button. Why? Sabi nga po natin sa instruction, we will gonna create only two partition. Meaning, pag kinilik natin apply button, titignan po natin ang next na mangyayari. Apply button, Windows setup. To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition for the system file. So, click natin po ang OK button. And afterward, guys, if you observe, tapos na po siya. But don't worry at wag po kayong malilito. Nag-appear po yung mga ibang partition. However, nothing to worry guys because that is a system reservation. Saan po ba nanggaling yan? During our partitioning, nag-create po ng sariling system reservation yung ating computer. So, therefore, don't mind that. At syempre, para hindi kayo malito, observe the highest partition. Saan po natin makikita yon? Under the total size, titignan nyo po yung GB, meaning gigabyte. Ito po yung first partition, at ito po yung second partition na ginawa natin. If you observe, MB lang po itong tatlo. So, nothing to worry, ignore lang po natin yan. And as you can see, yung naklik na po natin apply button, napansin nyo po under type, primary na siya. At ang kanyang label ay partition. Hindi na po siya allocated. Ibig sabihin, nakikita na po siya. At kapag na-perform po natin yon, saka pala natin magagawa, i-click yung format. Click the format word. So may mag-appear ulit po na window setup. Kagaya po kanina, i-click lang po natin na OK button. Why? This is to ensure to clean the partition or partition drive or the partition file. Kapag nalinis na po natin yung loob, isa-select lang po natin yung may pinakamataas sa partition, which is the partition file. However, wag po kayo malilito. This will be our partition or first partition and this is our second partition. Na? So let's focus on partition 5. Kapag naka-highlight, in-next na po natin yan. However, sabi po dito sa atin, may nag-pop up po na dialog box. Sabi po dito, do you want to proceed with installation? Click lang po natin OK. At dito na po magsisimula para mag-install ng Windows Server 2016. Ganun lang po ang pag-perform para po sa pag-i-install at pag-co-configure ng Windows Server 2016 operating system. What we're gonna to do is to wait this operation at ipapass-forward ko na lang po ang video. So guys, no, during the performing and the operation, magre-restart po siya. Hahayaan lang po natin siya mag-continuous mag-restart, no? So kung may mag-appear po, may mag-appear man dyan na control, I'll delete. Don't do that. Why? Uulit kayo simula.
kung paano ginawa natin, babalik at babalik po kayo. So meaning guys, once the computer or laptop restarting, hayaan lang po natin mag-continuously. Okay? So ganun lang po yung pag-perform. Again, same procedure lang po yan from different version for the server 2012, server 2016, and server 2019. Always remember, we need to create only a 2-partition. However, kung meron po kayong sariling computer at meron kayong sariling gusto nyo gawin, pwede po kayong mag-create ng maraming partition as long as you have a large capacity amount of your storage. Okay? So, hihintayin na lang po natin to. Okay guys, so 91%. And then afterward, magre-restart po yan kagaya ng sinabi ko na. So, continuous din lang po yan. Hihintayin lang natin siya. And then afterward, pagka nag-login po siya, we're gonna create a password. So, take note sa password po mamaya. Don't forget, if you forget man, just prepare a take note or notebook to take down it. So, kiklik na lang po natin restart now. Pwede po yan. Or pwede namang hayaan natin matapos. So, gana to do, restart now. Magre-restart na po yung computer. Always remember, pag di natin maklik at nawala yung cursor ng mouse, kung nagtataka ho kayo, just press Ctrl and Alt keyboard to release. Ctrl Alt. Yan. Tapos, balik yun lang. Ctrl Alt. So, wag po tayo malilito. If you use the VMware. Sa mga nagtatanong po yan, ano pong ginamit natin? VMware. Virtual Machine. So, ito po yan, na? Okay. First natin, VMware. VMware Workstation. So, I can perform without affecting my internal or main computer. So, pwede po ito. Maganda po siyang pagpraktisan. Especially sa mga beginner o walang alam. At syempre, doon sa kulang ang gamit. No? It is a virtual. Na kung saan pwede ka mag-perform ng dalawang computer. Okay, so pagbabalik ng discussion, if you observe, nag-restart na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Oh, yes, continuous only. Okay, third restarting. It depends po yan sa computer operation as long as tuloy-tuloy lang po siya. So, let's be patient. Just wait for a while. Okay, yan na guys. So, password. Before we begin, always remember sa pag-format ng computer, ito na po yung mandatory at already created username account. Ito po yung administrator. Capital A, small d, M-I-N-I, S-T-R-A-T-O-R. Administrator will be our official user account of our server 2016. And on password, tayo na po mismo gagawa niyan. Kaya always remember, remember that. Kaya sinabi ko kanina, i-take note natin. At ang password na gagamitin ko po ay capital A, small d, M-I-N, admin at 2024. Yeah. Select po natin, this is the advantage of server 2016. Pwede po natin ma-notify or ma-click kung tama yung password, no? Admin at 2024 because today is year 2024. Okay? Ganun din po dito, admin at 2024. If ever guys na nagtataka kayo o natatakot na magkamali, subukan nating burahin. Ayan. Tama po yan guys, no? Subukan natin burahin yung isang number. So, hindi siya pareho. Hindi siya match. Para masasabi natin hindi that match, try to select the finish. Pag kinilik natin finish, this password don't match. So, nothing to worry, na? So, balikan natin at itama na natin. So, ganun kaganda ang server natin ngayon. Admin at 2024. Tama. And then, admin at 2024. So, para mabuo po natin yung form na at na character, click lang po natin shift and then number 2 para maging symbol yung at. Bakit po ganyan ang password natin? O yung remember, when you're creating a password, dapat meron po siyang combination with one uppercase, small case, letter, digit, o tinatawag natin number, especially the special character or symbol to make it strong the password. Yan po yung isa sa mahalaga at kahalagahan ng pagkikreate ng password. Hindi po yung madaling password na mabilis ma-identify, especially when it comes in term of hacking. Mahirap na po. We need to make secured everything. So again, the password is admin at 2024 and our username is administrator. Remember that. After that, click finish button. And now, our computer officially done to format and already created
a user account. That is the server 2016 and our username is administrator and the password is admin at 2024. All you gotta do is to click, press the Control Alt Delete keyboard to unlock. Control Alt Delete. Yan. So ang password natin, if you remember guys, yun na po yung ginawa natin kanina. That will be our permanent password. Admin at 2024. Not to worry, kasi pwede nating ma-recall kung tama yung pagkakatype. After that, click Enter. Again, administrator the user, and the password is admin at 2024, and Enter. Yan na, at nakalag in yung computer, and well done! So congratulations, na-perform na po natin, at nakapag-install na tayo ng Windows Server 2016. Operating system. Okay guys, no? Kapag nag-open yan, automatic magpa-pop up ang server manager. Hayaan lang po natin yan guys, no? However, para ma-assure po natin na tama ang partitioning, ido-double check po natin. If you observe, pag kinilig po natin yung file explorer sa pinakababa, ikiklik po natin yung this PC. This is our first partition na ginawa natin kanina at second partition. Yung second partition, ito po yung 10GB na ginawa natin kanina. At yung natira sa 60GB, ito po yung natirang 50GB or what we call the 50GB. So, ganun lang po ang pagpe-perform, pag-create ng partitioning, at pag-format ng isang computer. So, well done! Okay guys, our topic naman is all about to set a computer name. Papalitan natin o magbibigay tayo ng computer name ng server at ng client. So, let's start. For the COC1 again, still, i-click po natin ang File Explorer or kaya naman, using our keyboard for shortcut command, Windows E, as in elephant, and then, dito lang po tayo, click po natin yung this PC, right-click, properties, o kaya naman dito sa tab, o white tab, right-click, properties, and if you observe guys, may makikita po tayong change settings. At bago po natin i-hit or i-select yan, if you observe under the computer name, ito po yung automatic computer name na ginawa ni computer server. However, papalitan po natin yan. Select the change settings. And then, under the computer name tab, hindi po tayo dito maglalagay sa computer description. Take note, marami po nagkakamali. When we talk about description, pagkakakinalan. Pagbibigay level o label para ma-identify natin. For example, ako po, Sir Paul, teacher. Ibig sabihin, ako ay teacher o isang trainer. Na? So, however, under the computer name, isa-select po natin yung change button. Select the change button. And then here, the computer name, dito pa lang po natin papalitan. Regarding for the computer name, it depends to the operation and the procedure na ipapagawa sa inyo ni trainer or assessor. However, for me, ang ilalagay po natin, WS shortcut word for workstation because when it comes in industry, may tinatawag tayong workstation area kung saan ka nakapwestong nagtatrabaho. At ilalagay ko 1 because in the assessment or in the training, 10 lang po kasi ang magpe-perform at meron po tayong 10 workstation. So imagine, for example, ako po ay nakaupo sa workstation number 1. Okay? So WS1 and then dash server. Yan. Para hindi po tayo malito, ulitin natin WS1 shortcut word for workstation and number 1 meaning pag number 1 tayo sa gumagamit and server, the computer name of our computer server 2016. And then i-click po natin yung okay button. So, wala po tayong pinakailaman kundi computer name lang po. Okay button on the lower portion. And then, may magpa-pop up po dyan. You must restart your computer by apply these changes. So, click OK button. And on the lower portion, makikita po natin may exclamation. Changes will take effect after you restart this computer. Kaya ito pong kaninang computer, mapapalitan na po siya ng bago na tinype natin. Kaya i-click po natin is close button on the lower center portion. Close button.
and restart now. At magre-restart na po yung ating computer server. Alright guys, so again, press Ctrl-Alt-Delete to unlock. And then, the password, if you remember guys, ano po ba yung password natin kanina? Very good. Admin at 2024 or 2024. Don't forget that. That is the main password of our computer server. And the username of our server is administrator. Enter button. And now, we already logged in. At kung na-login na po natin yan, guys, i-click po natin yung File Explorer or kaya naman, shortcut key again, Windows E. And then, on this PC, select po natin yan, right-click, Properties. And then, observe, kung kanina napansin nyo under computer name, may nakasulat dyan at nakalagay ay iba, at ngayon ay tumama na. At ang computer name natin ay ganap ng tama. Ang pangalan ay WS1-Server. At tapos po rin natin palitan ang computer name ng server. Ganun lang po ang pagpe-perform on how to change and update the computer name of the server and or client. Ganun lang po ang procedure pareho ng computer, server, and client. That's it. Well done. So, i-close ko na lang po lahat nang naka-open. Alright guys, para sa pagpapatuloy na ating topic na ito, pupuntahan naman natin ang ating computer client, which is our Windows 10. Okay? I-select natin ang client. So, bago po tayo magsimula, huwag po kayo malilito. Magkaiba po ang environment ni Windows 10 at ni Server 2016. Somehow, meron po silang similarities, no? Pag kinilik natin ang start menu ng client ng Windows 10, yan, ito po yung mapapansin po natin. So, I have either a Google Chrome kasi nakapag-download po ako before. Samantala, pag pinuksan natin ang Server 2016, pag sinelect po natin yung Windows menu, kung napapansin nyo guys, meron po dito on the right portion, may matatagpuan kayong Server Manager. Okay? So, therefore, only Server lamang po ang nagkakaroon ng Server Manager. Compared kay client, wala po. So, wag po kayo malilito. Especially in our operation. Alright? So, now, sa pagpapatuloy po, ang topic naman po natin is to need to change also the computer name of Windows client. However, kagaya ng sinabi ko nga kanina, during the performing and operation of Windows Server, ganun lang din po ang pagpapalit ng computer name ng client. However, nagawa ko na po siya kanina. Kaya, to do is to double check and observe kung tama naman po. So, Windows E for shortcut key for to proceed for the Explorer. And then, on this PC, right-click Properties. Kung mapapansin po ninyo, ang ating computer client ay naka-change name na rin po. WS1-Client. At ang ating server, kung titignan naman po natin, on File Explorer, right-click Properties on this PC. Kailangan po sa this PC po tayo, no? Para ma-right-click properties po natin siya. And on server, WS1, server. So, okay naman po, kaya wala na po tayong problema. Now, since naki-server naman tayo, papalitan po natin ang ating time and date. Mahalaga po yan sa ating operation. So, on our set time and date, i-click lang po natin yan on the lower right portion on our system tray. I-select po natin date and time settings. And then, we need to adjust it. So, set time zone automatically. Pero, somehow, sabi nga po natin, papalitan po natin ang time zone natin. At ang time zone po natin dito, ay hahanapin lang po natin, let's focus on 0, positive 8. So, ito guys, is negative, minus ang symbol. Hanapin po natin yung positive. So, scroll down lang po tayo, kasi ang palatandaan po niyan, pag negative, on the upper part. Pag positive, nasa lower part. So, 0 positive. Hindi man po natin makita ang ating mismong area, which is the Philippines, but we're gonna to select the 0 positive, Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi. Select po natin yan. At kapag na-select na po, if you observe guys on my screen, tama na po yung time. 10:29 a.m.
Today is Saturday, January 20, 2024. At sa pinaka-internal ng aking computer, tama rin po yung oras, no? So, ganun lang po yung guys. Pag naset up po natin, i-close lang natin yan. Ganun din po kay Windows 10. I-click lang po natin on the system tray on the lower right portion. I-select po natin yung time and date. Pagka-select, i-right click po natin yan, yung mismong time and date. And then, i-click po natin yung adjust date and time. Ulitin ko po, on the system tray, on the lower portion, nakatutok lang ang cursor ng mouse, right click, adjust date and time. At kagaya ng ginawa natin kanina, on time zone, select lang po natin ang 0 positive 8 for the time zone of Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi. At okay na po yung time natin. Close lang natin yan. So ganun lang po ang pag-set at pagbibigay para po sa time zone at computer name. So well done! At yun na nga, natapos na nga natin ang pag-perform para sa operation ng COC1. And that is install and configure computer systems. Well done! At dahil dyan, magpapatuloy na tayo para sa naman sa COC2. And that is set up computer network. So, let's start! Paalala po, sa pagpo-procedure naman po o sa pagpe-perform naman ng COC2, always remember guys, magpe-perform po kayo mag-splice din ng cable. Yan. Nalagana ko 8 is straight through color coding. At syempre, nakadepende rin kay assessor kung pagagawa kayo ng crossover. However, most of the time, more on straight through dahil meron po tayong mga devices na ginagamit. Like switch hub, router, access point. Nandiyan rin po syempre ang ating dalawang computer. So therefore, talagang straight through. Okay? And different devices. Okay? So let's begin. Para naman po sa pag-perform ng COC2, ang topic naman po natin ay mag-set po tayo ng Windows Firewall Configuration. So, let's start. Since andito na po tayo kay Windows 10 Computer Client, ang gagawin muna po natin guys ay papalitan po natin o iseset po natin ang kanilang Windows Firewall Configuration. Paano po? On the lower right portion of the system tray, itapat po natin ang cursor ng mouse sa internet icon, right click, open network and sharing center, and then on the left portion makikita po natin ang ikatlong layer, the change advanced sharing settings. I-select po natin yan here from private, from guest or public current profile, and from all network. Kailangan po ma-configure natin lahat yan. Remember guys, lahat po ito turn on natin. Uulitin ko po, under the private of network discovery, naka-select sa turn on. Kung sakali naka-turn off, ito turn on lang po natin. Under file and printer sharing, naka-turn on na siya kasi na-perform ko na siya before. Under the home group connection, naka-select lang po sa allow window sa unahan. After po ng private, i-decrease ko lang po yan para hindi kayo malito. I-select naman po natin ang guest or public current profile. Ganun din po. Naka-turn on network discovery under the network discovery. Under the file and printer sharing, i-select po natin ang turn on file and printer sharing. After po natin ma-turn on, i-decrease natin yan. I-expand naman po natin ang all network. So, naka-turn on rin po under the public folder sharing. Yung sa unahan. Ganun din po under file sharing connection, naka-select lang po sa use 128-bit sa unahan. At liban lamang po sa password protected sharing na naka-turn off. Ibig sabihin po, lahat naka-turn on, naka-open, liban sa password protected sharing na naka-turn off, nakapatay. Audiencer unsecured. Hindi naman po sapagkat magpe-perform naman tayo at magko-config naman tayo sa operation ng ating server manager mamaya. So meaning, ulitin ko po, lahat naka-turn on except for the password protected sharing na bukod tangi naka-turn off. I-click ko na lang po ang save changes button. Okay guys, so after po nating ma-turn on ang lahat except for the password protected sharing na naka-turn off, ang gagawin naman po natin guys
ay magpuproceed naman po tayo sa pagko-config sa DOS command. On our DOS command is still on our computer client, Windows R, and then itype lang po natin ang services.msc. So, naka-display na sa akin. Ulitin ko na lang po ulit. Services.msc. Enter button or OK button. Pagka-select. Para hindi po tayo malito, guys, by alphabetical ang procedure natin. Lahat ng arrangement dito ay naka-accordingly by letter. Magpo-focus muna po tayo sa letter F, as in Franklin. That is the FDRP. Hahanapin po natin yung function Discovery Resource Publication. Para hindi po kayo malito, mag-select lang po kayo ng isa dyan. And then, on our keyboard, itype po natin o pindutin na yun. O kaya pindutin lang natin ang letter F. At dadalhin niya po tayo. At makikita na po natin ang function Discovery Resource Publication. Ganun lang po yung simple way para mas mapadali yung procedure. Pagka-select po natin yan, right-click, and properties. Kailangan, guys, po, under start type, from manual, dapat naka-automatic. Since na-perform ko na po siya, kaya wala na po akong problema, kaya okay na po, naka-automatic. Click apply button on the lower portion, and okay button on the lower portion. After po ng function, Discovery Resource Publication, letter S naman. So, pindutin po natin letter S as in snake. At ang isa-select naman po natin, guys, ay ang SSDP Discovery. Ito siya. Pagka-select ng SSDP Discovery, same procedure, right-click and properties. And then, guys, so since na-perform ko na siya kanina, kaya kailangan po from manual, we're gonna change into automatic. Kung naka-automatic, okay na po yun. Apply button, start button, and or OK button. So, apply button ko na lang, and OK button. After po ng SSDP Discovery, ang huling letter na itatype po natin ay letter U as in umbrella. I-hit po natin ang keyboard ng letter U. At hahanapin po natin at isa-select ang UPnP device host. Ito po siya. Same procedure, right-click, properties. So, from start type, supposedly, naka-manual po siya. So, we're gonna to do change into automatic. Okay? And then, apply button, okay button. That's it. Pagkatapos po natin i-perform sa Windows client, ang tatlo ng iyan, for function Discovery Resource Publication, SSDP Discovery, and the UPnP device host under the services.msc, ang procedure naman po na gagawin natin ay kay computer server naman. Uulitin lang po natin. So, puntahan naman po natin ang computer server. On our computer server, on the internet icon, right-click, on the lower portion, select the Open Network and Sharing Center, and then select po natin ang Change Advanced Sharing Settings. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, guys, under Private, Current Profile, Guest or Public, and All Network must be turned on everything except for the password protected sharing na naka-turn off. So, naka-turn on naman. Under the Network Discovery, under the File and Printer Sharing, i-turn on din natin yan. Under the Guest or Public, i-turn on natin under the Network Discovery. Under the File and Printer Sharing, i-turn on din po natin yan. And next, All Network. Under the Public Folder Sharing, i-select po natin yung unahan. Turn on, Sharing. Under the Password Protected Sharing, if you see, guys, nakaselect sa turn on, i-turn off po natin. So, same procedure as well. I-select na lang po natin ang Save Changes button. After that, i-close na lang po natin Windows. And then, same procedure ulit po. On the computer server, shortcut command, Windows R, itatype po ulit natin services.msc
i-click po natin ang OK button. Kagaya po ng procedure kanina kay client, ganun din po kay computer server. Itatype na po natin sa keyboard ang letter F. So, select lang muna po kayo ni isa dyan, kahit isang word, letter F, and then select F keyboard. At hahanapin, isa-select po natin ang Function Discovery Resource Publication. Ito po siya. Right-click, Properties. Ayan, from Start, up type from Manual, let's change into Automatic. I-click natin ang Start button. May mag-a-appear. I-click natin ang Apply button. OK button. After lang, Function Discovery Resource Publication or FDRP, pindutin naman natin ang keyboard at iselect naman natin ang letter S. At iselect naman po natin ang SSDP Discovery. Same procedure as well. Right-click, Properties, and then under the Start Up Type from Manual, let's change into Automatic. Pagka-select na Automatic, Apply button, and select the OK button. After ng SSDP, Device or Discovery, iselect naman po natin ang letter U, the UPNP, Device Host. Right-click, Properties, from Startup Type, from Manual, let's change into Automatic again. I-click po natin under Service Status, Start button. May magpa-pop up, hayaan lang po natin mag-progress, and select the Apply button on the lower right portion. And OK button on the lower portion. Well, done! Tapos na po natin i-perform ang tatlo na yon para naman kay Windows Server. Para po sa Network Discovery naman, let's start. On Windows Server, Computer Client on the lower portion sa Internet icon on the System Tray, right-click, Open Network and Sharing Center. On the lower part portion, isa-select po natin ang Windows Firewall. Pagka-select po ng Windows Firewall, i-click po natin guys, syempre, ang ikalawa, ang Allow an App or Feature through Windows Firewall. Pangalawa sa taas. Pagka-select, may che-checkan po tayong tiyan. At ang che-checkan natin una ay ang File and Printer Sharing. Paalala, para hindi po ulit po ay malito, by alphabetically ang gagawin natin. So, unahin natin ang letter F. Hanapin po natin ang File and Printer Sharing or the shortcut keyword FPS. Yan. Dapat naka-check po yung box na yan. So, lahat po ng box ay naka-check. Kung hindi man po, yung isang buo na yan ay che-checkan. Pagkatapos po ng File and Printer Sharing, isa-select naman po natin ang Network Discovery. Yan. So, naka-check na ang Network Discovery. After natin ma-checkan yung tatlong layer na box ng Network Discovery, then naman tayo pupunta sa Remote Desktop. I-check natin ang Remote Desktop. Pagkatapos natin checkan ang Remote Desktop, che-checkan naman po natin ang Windows Remote Management. Checkan po natin ang Windows Remote Management. Ito po siya. Naka-check naman po. Pagkatapos ma-checkan ang Windows Remote Management or the WRM, magpo-proceed naman po tayo kay Windows Firewall Remote Management or the WRM. The Windows Firewall Remote Management. Ito po siya. Yan. After natin ma-checkan, ang dinagdagan natin dito ay syempre yung net log on. Net log on service, ito po siya. Checkan natin yung buo na box. I-select lang po natin ang OK button. And then guys, pagdating naman po sa Windows Firewall, i-select po natin ang ika-apat na layer, ang Turn Windows Firewall on or off. Select po natin 'yan. Remember, pagdating po sa customized setting for each type of network, kadalasan, nakadepende po sa pagpe-perform at procedure na pinapagawa ni trainer or assessor. Sometimes, pinapa-turn off nila ang Windows Firewall, but sometimes, pinapa-turn on din.
Kapag tinurn off natin, for example, i-click natin yung OK. Ito ang kalalabasan. Magko-color red po siya at merong error shield symbol. However, babalikan po natin ulit yun. Turn Windows Firewall on or off. And then, guys, remember, ita-turn on po natin ang Windows Firewall. Bakit po? Mahalagang naka-turn on, naka-secured ang ating computer. Especially when it comes in the industry, ICT world, ina-turn on natin to sapagkat we need to protect, we need to secure our server. Therefore, naka-turn on lamang po siya. Kaya kung naka-turn on po, i-click ko na lang OK button. After po natin i-perform ang Windows Server 2016, at pagkatapos po natin i-perform ang Windows Server Firewall or the Windows Firewall on the internet icon, on the system tray, on the lower part portion, right-click, open Network and Sharing Center, under the Change Adapter Settings, on the Ethernet, nakaselect yan, right-click, Properties. I-uncheck po natin ang version 6 or the Internet Protocol version 6 TCP/IPv6. Click OK button. Bakit po, Sir Paul? Hindi po natin gagamitin yan. But instead, the version 4. However, later po, ipapaliwanag natin yon. Pagkatapos po natin i-perform ang version na yon, pupuntahan naman po natin ang client Windows 10. On computer client, same procedure like the computer server, on the system tray on the lower right portion, right-click on the internet icon, i-select po natin ang Open Network and Sharing Center, and then on the lower left corner, i-select po natin ang Windows Firewall. Pagka-select ng Windows Firewall, i-select po natin ang Allow an App or Feature through Windows Firewall. Kagaya po ng ginawa natin kanina kay computer server, ganun din po kay computer client. Kailangan naka-check po ang File and Printer Sharing letter F. Sir, may problema po pala. If ever po na hindi po natin ma-check o hindi po natin ma-select ang box, kailangan po pipindutin muna natin ang Change Settings on the upper right portion. I-select po natin ang Change Settings at mag-a-unhide na po siya. Inside of this container, i-select na po natin ang File and Printer Sharing since check na po siya. After ng File and Printer Sharing una, yung pangalawa naman po, i-checkan po natin ang Network Discovery. Ayan, naka-check naman po. Pangatlo, nasa itaas nilang po niya, naka-check na rin po ang Net Log On Service. Pagkatapos ng pangatlo, ika-apat, pagkatapos po natin checkan ang ikatlo na Net Log On Service, checkan naman po natin guys ang Remote Desktop, ang ika-apat. Pagkatapos po natin ma-checkan ang Remote Desktop, ang checkan naman po natin guys ay ang Windows Firewall Remote Management. Scroll down lang tayo at checkan po natin ang Windows Firewall Remote Management. After po natin ma-checkan yan, at ang huling checkan naman natin ang ika-anim ay ang Windows Firewall Remote Management or the Windows Remote Management. Ulitin ko po, una, chinekan muna po natin ang ating File and Printer Sharing, the FPS. Bakit ka po pala? Ang File and Printer Sharing, siya po ang tumatrabaho to enable. To enable for the communication of computer to each other. Yun po kasi ang trabaho ng File and Printer Sharing. Sumunod naman sa pinerform natin ay ang Network Discovery. Sino naman po at para saan naman po ang Network Discovery? That is to connect and interact with each other. Therefore, nagkakaroon po ng interaction ang computer into another computer. And also, chinikan din po natin ang Net Log On Service. Sino naman po siya? This is to validate and authenticate the user devices in a domain. So, later on po, magpo-configure at magpo-procedure po tayo for the domain. At syempre, chinikan at sinelect natin ang Remote Desktop. Ang Remote Desktop naman po is to allow, no? Is to allow the connection of the computer into another computer. Meaning, pwede po natin makontrol via Remote Desktop.
At syempre, yung ikalima, chinikan rin po natin ang Windows Firewall Remote Management. Sino naman po ang Windows Firewall Remote Management or DWFRM? Siya naman po ang tumatrabaho to allow the hardware and operating system from different vendor to interoperate. Yun naman po pala. Therefore, kasunod po nun ay ang Windows Remote Management. Sino naman po yung Windows Remote Management? This is to improve the hardware management in a network environment for devices of the operating system. Yun po yung kahalagahan ng anim na yan. Reminder guys, huwag po natin pansinin yung ibang naka-check dyan. Bukod tanging yung anim lamang po na mention natin ang siyang ipe-perform at siyang gagawin. Pagkatapos po natin gawin yon, i-click na lang po natin ang OK button. Okay? And close button. After po nun, let's go back again on the internet icon on the lower part of the system tray. Right-click, open network and sharing center. From the change adapter settings, from the Ethernet, right-click and properties. Focus muna po tayo sa Internet Protocol version 6. Ia-uncheck po natin yan. Pagka-uncheck, click OK button. That's it. Kagaya po ng ginawa natin kay client, same lang po kay server. Vice versa. Kaya gaya ng ginawa natin kay server, same kay client. So, wag po tayo malilito. That's it. And, well done. Okay guys, ang topic naman natin for today's video is all about to set up a static IP address. Ibig sabihin, magbibigay na po tayo ng permanente at sarili IP address ng isang computer server. So let's start! Paalala, ang ating computer server ay nananatiling dynamic. Pero para mas maintindihan, gawin na po natin. On our internet icon, on system tray, right click, open network and sharing center, and then, select po natin ang pangalawa, change adapter settings. Pagka-select po, under the Ethernet, right-click, and properties. If you remember guys, kanina, sinabi po natin sa video na kailangan po natin i-uncheck ang Internet Protocol version 6. But instead, we're gonna use only the Internet Protocol version 4. Sino nga po pala silang dalawa? So, bibigyan ko lang po kayo ng konting trivia, no, para mas maintindihan po natin, makinig po maigi. Ang ating Internet Protocol version 4, this is the first version of IP address on year 1983. Yan. So yung pali kauna-unahang ginagamit na siyang ginagamit at patuloy na ginagamit at siya'y ginagamit ng device sa isang network to identify. Okay? So the IPv4 has 32-bit. So, meron po siyang 32-bit address. Samantala, ang IPv6 or the Internet Protocol version 6, it is a digit with a combination of letter. Ibig sabihin, meron po siyang number at letter. And this IPv6 ay napakaraming na ipapadala niya kumpara kay version 4. And the Internet Protocol version 6 has a 128-bit. 128-bit. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. So, since naintindihan na po natin, kaya naman, tuloy na po natin. Since naka-uncheck naman ang version 6, focus po tayo sa version 4. Pagka-select ng version 4, ikiklik po natin yung properties button. Paalala, ang computer natin ay nananatiling dynamic. Pag sinabing dynamic, automatically, ang network device o ang router ang siyang nagbabato ng IP address sa ating mismong computer na server. Para mas maintindihan po, for a short discussion again, magbubukas po ako ng Windows command, Windows R or shortcut E, Windows logo and R, and then type CMD, enter or OK button. Itatype po natin ipconfig. This ipconfig is to identify and determine the IP address of our computer. Pagka-type, enter button. At kung mapapansin po ninyo dito, nag-appear po sa Windows IP configuration yung nilalaman ng ating isang computer. So, paalala po sa pagbabasa po nito, pag sinabi po natin IPv4 address, this is the IP address of the computer. Ibig sabihin, ito po ang nagsisilbing numero ng mismong computer natin.
O kaya naman, siya nagpapakilanlan bilang tirahan. Samantala, ang subnet mask guys, lagi po natin tandaan ang 255.255.255.0. At ang default gateway naman, ito naman po yung IP address mismo ng ating network devices, which is router. Pag pumalilito, pag sinabi IPv4 address, this is the IP of our computer. Pag sinabi natin default gateway, this is the IP address of our router. Nakakaintindihan po tayo doon. So since ating router ang nagbabato ng IP sa ating computer dahil dynamic, at ang binabato niya ay 192.168.78.131. Kaya naman, papalitan na po natin yan. Sa pagpapatuloy, dito po sa loob ng Internet Protocol version for IP address, from obtain an IP address, automatically, we're gonna change into use the following IP address. Pag sinabi po kasi natin obtain an IP, automatically, ibig sabihin po nun dynamic. Pag sinabing dynamic, ang IP ng computer natin ang siyang tumatanggap ng IP, at ang nagbabato sa kanya ay ang router. Yun po ang ibig sabihin ng dynamic. Wala po tayong pinapakilamang IP, automatic lang tayong sumasagap at tumatanggap. Kaya naman, we're gonna select the second radio button. Use the following IP address, and that is a static IP address. Pag sinabi static IP address, tayo na po mismo gagawa ng IP. Para mas maintindihan po, magbibigay po ako dito ng short note para maunawaan po ng lahat. Always remember guys, the available IP address that we have is from 0 to 254. Yan po yung available. Therefore, this is our the IP address that available that can we use. Therefore, if you compute that, the total IP that we have is 255. Why? Because 0 is counted as a digit. Therefore, the IP that we have is from 0 up to 254. Laro po tayo dun. And the IP that we will gonna use is plus version C. Okay? Kaya naman guys, ang gagawin po natin, ang IP address po na ilalagay ko dito is 192 for the second octet, that 168, and for the third octet, 78. Bakit po 78? Hindi man po napakita sa video na to, pero however, during the configuration of my router, nagbigay po ako ng default gateway, at ang ginawa kong default gateway sa aking router ay 78. Again, why 78? Remember, the IP address that we have or the available IP is between 0 to 254, meaning pwede po siya. But remember only, avoid duplication. Ibig sabihin, kapag nagamit yung IP ay hindi na po siya pwede ulit gamitin. 1:1 lang po ang IP natin. Remember that, or the number 78. For the continuation, pipiliin ko ay that 5. Why? Yes, very good, same as well, because the available IP na 0 to 254, meaning pwede po siya. So the IP address of my computer server will be 192.168.78.5. Ito na po yung magiging permanent IP ng server natin. After po nun, from the subnet mask, ikiklik ko lang po yung text box sa loob, automatic mag-appear po yan. And always remember that 255.255.255.0. And now, for the default gateway, kung sakali nakalimutan nyo pa po ang default gateway, pwede nyo namang balikan ang DOS command at makita po yon. At ang default gateway na ginamit natin is 192.168.78.2. Kaya itatype naman po natin sa loob, 192.168.78.2. This is our default gateway of our router. However, from the use the following DNS server addresses inside of this container, from the preferred DNS server of the text box, ang ilalagay naman po natin IP ay 192.168.78.5. Bakit po that 5? Ang nire-record po sa preferred DNS server ay kung ano yung IP address na nilagay natin kanina dito. That is that 5. Wag po kayong malilito at wag po magkakamali. So kung okay na po ang IP address natin, okay na po ang subnet mask, default gateway at preferred DNS server, pwede na po natin siyang i-click ang OK button. Remember, that click OK button and close button. After that, always remember, kapag meron po kayong chine-change or ina-update na anumang IP address sa isang computer, always do and remember, from the Ethernet, right-click, disable, after that, right-click, enable. No? Bakit po? To refresh and to update the IP address of the computer. Lagi po nating uugaliing gawin yan. To refresh and to update. Now, kung titignan po natin yung DOS command,
If you remember, before we continue this, in the IPV for ito po yung previous IP, 192.168.78.131, ito po yung IP na tinatanggap ni server, which is dynamic. Kasi nga po, wala po tayo yung pinapakilaman. Ngayon, susubukan na po natin i-type IP config and to check kung mag-a-update na po yung IP. Enter. At nag-update na nga, guys. Kung kanina, kung mapapansin nyo, ang IP ng server natin kanina ay naka-dynamic. That is 78.131. Ngayon, naka-static na. At ang ginawa nating IP kanina is 192.168.78.5. At kanina, ang subnet mask, ganun pa rin at walang nagbago. At ang default gateway ay mananatiling ganun pa rin, walang magbabago. Ang default gateway pa rin ay mananatiling 192.168.78.2. Ibig sabihin, natapos na po nating i-set at magbigay ng static IP address sa computer server. Ganun lang po ang pagsaset ng IP address sa isang computer. That's it and well done! Okay guys, para sa pagtatapos ng ating COC2 for the setup computer network, ang topic naman natin na ipe-perform sa inyo is all about peer-to-peer. Pagtatagpuin natin ang server at client, vice versa, client at server via ping of the IP address and the network. So, let's start! Una, mag-peer-to-peer muna tayo gamit ang IP address. On our computer server, shortcut key command, Windows R, i-type ang CMD, and then i-type ipconfig. Pagka-type na ipconfig, hit enter button. Bakit po pala? Para ma-identify muna natin ang IP address ng ating computer server. It is still, you remember guys, we already create a static IP address, and that is 192.168.78.5. Kaya naman, ipiping ni computer server ang sarili niyang IP. I-type natin, ping, space 192.168.78.5. Pagka-ping, i-enter natin. Kailangan ang mag-appear dito guys is 0%. Ibig sabihin, stapled at nakikita niya ang IP address. 0% nga. Very good. Therefore, okay ang IP address ni mismong server. Ngayon, ganun din ang gagawin natin kay client. On our computer client, shortcut key command, Windows R, CMD, and then i-type ulit natin ipconfig to identify and to know the IP address of our computer client. Enter. At dito, kung mapapansin nyo ang IP ng ating computer client na siyang binabato ni computer network router is 192.168.78.130. Remember guys, ang IP ng client ay dynamic. Ang nagpo-provide sa kanya na IP ay ang network ng ating router. Kumpara kay server, mismong static IP kung kaya ginawa na natin. Kaya naman, sa computer client, ipiping natin ang IP ni client. Type ping space 192.168.78.130. Bakit po 130? Sapagkat ito ang IP ng ating computer client. Enter button. Kailangan ganun din guys, ang ire-reply ng ating computer client is 0% loss. Meaning to say, stable at nakikita niya ang kanyang sariling IP. 0% loss? Very good. Ngayon naman, kung nakikita nila ang kanilang sariling IP, ipiping naman natin si client sa pamamagitan ng IP ng server at si server sa pamamagitan ng IP ni client. At dahil nandito na tayo sa computer server, ipiping na natin ang IP mismo ng IP ni client. On our computer server, itatype natin ay ito, ping space 192.168.78. Kung sakaling makalimutan nyo, pwede nyo balikan ang computer client at tignan ang IP ng kanyang pinoprovide, 130. Kaya naman, babalikan ko ang computer server, .130. Sapagkat ang fourth octet ni client ay .130. Enter button. Kailangan, ganun din ang kanyang reply, very good, 0% loss. Ibig sabihin,
from our computer server, nakikita niya ang IP ni computer client at ito ay stable. Ganun din ang gagawin natin kay computer client. Itatype naman natin ang IP ni computer server. Start. Ping space 192.168.78. Ano po ba IP na ating computer server? Kung nakalimutan, ganun lang ulit. Balikan natin ang computer server o kaya naman pwede natin itype kay server. Kung sakali nakalimutan man lang, IP config. And then, you will see that type. So therefore, this is the IP address of our computer server. Let's go back to our computer client, guys. And then, itype that type. Pagka-type ng that type sa ating computer client, hit enter button. At kailangan din ang reply ng IP address kay computer client ay 0% loss. Very good. 0% loss. Ibig sabihin sa computer client, nakikita niya ang IP address ni computer server na .pipe. At dahil peer-to-peer na natin sila sa pamamagitan ng pagpiping, we are gonna peer each other again by using the network. So let's start. Dahil nandito na tayo kay computer client, on our computer client, pwede na po natin pindutin ang shortcut command na Windows E para magbukas ang ating Windows Explorer. And from the computer client, on the left side, i-select po natin ang network sa pinakababa. At dapat po mag-a-appear po dito si server at si client. Nagpakita. Ganun din ang gagawin natin sa ating computer server. On our computer server, we're gonna to do Windows E. And then, on the left side, isa-select natin sa pinakababa ang network. At dapat from computer server, mag-a-appear din ang computer network ni client at ni server. Very good! And finally, nag-peer-to-peer sila sa computer client at computer server. Ganun lang po mag-perform kung paano mag-peer-to-peer. Napagtagpo natin kay computer server sa pamamagitan ng pag-peer-to-peer ng network at ng IP address. Ganun din kay client na pag-peer-to-peer natin sila sa pamamagitan ng network at ng ating IP address. Well done! At dito na nga nagtatapos ang pagpe-perform para sa operation ng configuration ng setup computer network. Hangat ko ay may natutunan kayo sa video na to. At ang susunod naman ay ang COC3 para sa conducting ng setup computer server. That's it. Well done. Once again, I'm Mr. Michael Paul J. Buraga, your National Tibet Trainer. Have a great day, everyone, mga ka-idolody. Bye-bye!